Well, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa ating mga kaibigang OFW. Oy, ano ba yan? Ba't natawa agad? Oo, ayan na. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Iyon! Diyos miyo marimat, nagkakamali-mali itong ating mga sound effects, ano? Well, anyway, mga kaibigan, again, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kumusta po kayo? Alright, sa araw nito, mga kaibigan, samahan niyo po ako at napaka-importante po ng ating pag-uusapan, ano po. At batid naman natin na ngayon po ay 27 na po at ilang araw na lang ay magpapalit na po ang liderato ng ating pamahalaan. Excited na po ba yung 31 million na ating mga kapatid dyan? Well, sobrang nakaka-excite na po ang mga pangyayari, mga kaibigan, ano po, sapagkat matapos nga natin mailuklok sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos, eto, ilang araw na lang makikita na natin ang panunumpa. Although nakita natin, mga kaibigan, yung inauguration naman ni Vice President Sara Duterte, pero this time, eto na po, ito ay tatatak at mamarka. Alam nyo, napakahalaga po ng usaping ito, mga kaibigan. Ito pong inaugurasyon, napakahalaga po sapagkat ito po ay mamarka hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo sa larangan ng kasaysayan. Alam nyo ho kung bakit, mga kaibigan, kasi for almost 30 years nawala ang mga Marcos and then dumaan sa mga samot-saring pagsubok. Talagang kumbaga butas ng karayong mga kanilang pinagdaanan, pero at least eto, nang bumalik, may bitbit 31 million. Okay, bueno mga kaibigan, dito po tayo sa isa pong nakita natin. Itong video po ito ay hindi po akin. Ito po ay pag-aari mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang page sa Bongbong Marcos. Ito po ay mayroong 2.64 million subscribers. Ano po? Okay. Ang ating pong bibigyan ng reaksyon, ito pong transition, tinatawag na transition. Well, panoorin natin mga kaibigan. Sama-sama tayong panoorin. Pero kung bago ka lang sa aking channel ha, sana naman po hihingi lang po ako ng like para naman po mas lalong maipakita ito sa ibang tao, makita po nila. And of course, kung bago ka lang, pinutin nyo na po ang subscribe button at bell button para updated ka sa susunod nating mga video. Ito na. Huwag na po tayong magtatagal. Panoorin po natin ang video nito. Grabe, daming tao niya. Ito yung nakakakilig na ano na tagpo, no. Nagsisigawan yung tao, tapos ang sinisigaw doon yung pong anak niyang si ano si Sandro, no. Pero si presidente, si pangulo, talagang ano pa rin siya. Nandito naman ako. Oo. Talagang ano din siya, napakabait din niya. Patuloy ang tinatawag nating transition period. Yan ang pinagkakaabalahan natin na labis nitong nakaraang mga linggo. So ito ho, transition period. Oh. Sabi niya, ito yung pinakakatutukan niya. Kasi napakahalaga po nito, mga kaibigan, itong pagpapalit, no? Yung daloy ng pagpapalit ng ating pamahalaan. Dapat smooth at siyempre pinagdadasal po natin, mga kaibigan. Dasal po tayo na sana po ay maayos po itong transition period papunta po doon hanggang sa makapanumpa po ang ating Pangulong Bongbong. Patapos lang ang inauguration ni VP Inday Sara. Very historic ito. Siya ang pinakabatang naging Vice President ng Pilipinas. Hindi na natin pag-uusapan kung ano yung edad dahil bawal daw yan pagka babae. Pangalawa, siya ang unang VP na galing Mindanao. At dahil dyan, siya rin ang unang VP na nag-oath-taking sa Davao. Ito yung ano, ito yung pinakamagandang ano natin, pinakamagandang nakikita natin. Kasi yung kanilang chemistry, ay talagang swak na swak. Talagang saktong-sakto, mga kaibigan, ha.
Kung titingnan natin, si PBBM isang malumanay, isang tahimik lang, no? Kumbaga very cool. Samantala ang isang BP, Sara Duterte, ay nakikitaan natin ng pagiging astig, matapang. At syempre, Sara Duterte, iba yun, di po ba? Ayan, tuloy natin, tuloy natin. O, di ba? Ito na yung sinasabi ko. Iba yung quality ng isang Inday Sara, no? Walang makakatalo. Grabe yun. Talagang pinakita na yung kanyang, kumbaga, although babae siya, no? Pero nandun yung pagiging masculine na aspeto ng kanyang personalidad. Yun, yun yung pinakamaganda doon sa kanilang chemistry. Make it even sweeter, nataon pang Father's Day ang inauguration niya, kaya talagang special. Oo nga, no? Talagang timing ito eh. Nakatiming siya kasi Father's Day. Ay. Mga kaibigan, bigilan lang natin ng moment ito, no? Itong moment, Father's Day. Sa inauguration naman ni Inday Sara, itong ano na ito. Umani ito ng ano eh, ng humatak ito ng malaking po sa social media. Itong pag-embrace niya, talagang ramdam mo yung pagmamahal ni Pangulong Duterte sa isang Inday Sara. Yun ang talagang the best ho talaga. Pinasalamatan ko siya dahil kahit papano sinuportahan kami ni Inday Sara, pati ako. Tiniyak ko sa kanya na yung mga proyekto niya na nakabuti sa ating bansa ay papagpatuloy ko. Ito yung pinakamagandang sinabi ni Pangulong BBM, no? Na pinasalamatan niya si Inday Sara sa pagsuporta. Kasi di ho ba mga kaibigan, kung ating babalikan lang yung mga nakaraan, no? Ang daming mga panawagan, may mga panawagan na pinapatakbo si BB Inday Sara sa pagkapangulo. Talagang mainit na mainit, no? Samantala yung kampo naman ni Pangulong BBM ay tahimik lang sila. Pero hindi natin alam. Yun, may pag-uusap pala. So at least, isang magandang isang magandang indikasyon na nung napauu niya si Inday Sara ay magandang resulta, ika nga, at nagpakita ng isang malakas na pwersa. Yun ang maganda doon. Kami naman ay busy rin. Grabe yung Malacanang, no? Ganda ng Malacanang, no? Sa June 30. Ang napili namin lugar ay yung National Museum of Fine Arts, mm-hmm, o yung National Museum. Yung tradisyon ay sa Carino Grandstand, pero meron pa rin COVID facilities doon na nailagay. Kilala yan natin bilang Old Legislative Building. Di ko makakalimutan, yan yung building na kung saan ako nag-aantay para sunduin yung aking ama. So, ibig sabihin mga kaibigan, itong National Museum ay mayroon din palang relasyon sa nakaraan ng kanyang pagkabata. So, maganda din naman, no? Kasi akalain mo, sinabi niya, doon siya nag-aantay sa kanyang ama. So, at least kung dati pumupunta lang siya, nag-antay ng kanyang ama, ngayon ho ay pupunta siya at doon ho siya manunumpa bilang Pangulo. Grabe yun. Siya. Naging executive house din yan. Dati kung saan nag-opisina ang Prime Minister natin noon, Prime Minister Cesar Virata. Nasira nung gera at ilang beses na rin pinaayos, mayaman ang kasaysayan ng National Museum. May tatlo pang pangulo na nag-o-taking dyan. Si Pangulong Quezon, Pangulong Laurel at Pangulong Rojas. Maraming nagtatanong, ano ba ang mangyayari sa inaugurasyon? Ano ba ang mga pakulo? Naku, isa lang ang matitiyak ko. Ito ay magiging taimtim na seremonya. Ayun. Oo. So magiging taimtim na seremonya, medyo ano to, medyo kumbaga tahimik lang siya pero may dating, ano. Kasi tulad niya na sinasabi natin mga kaibigan, for almost
30 years, tama ba? Correct me if wrong, ha? Ilang dekada na inaantay natin itong pagkakataon na muling bumalik sa Malacañang ang Marcos. And eto na nga po ang katuparan. 3 days na lang. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ang mahalaga ay kasama ko ang buong pamilya ko, kasama ko kayo na manunood, live man, online, at higit sa lahat, sana makisama ang panahon. Dahil tagulan na nga. Oo nga, sana hindi naman umulan, no? Para at least kahit papano. I'm very sure may mga screen sa labas. Sigurado maglalagay ito ng mga screen. So, pwedeng may posibilidad na makapanood pa rin yung ibang mga tao na nasa labas. Kaya sana lang hindi umulan. Sa transition naman, ang pagbuo ng kabinete ay tuloy-tuloy pa rin. Nakikita naman siguro ninyo ang mga bagong pangalang inaanunsyo namin. Gaya ng sinasabi ko. Ito mga kaibigan, bigyan lang natin ng punto, no? Alam mo ang titibay ng kanyang mga kabinete. Siyempre, sa Department of Education, Sara Duterte, Department of Interior and Local Government, andyan po si Binhor Abalos Jr., Executive Secretary Bec Rodriguez, ang Department of Migrant Workers, Susan Tots Aupli. Ito pinakamatibay dito, ha? Crispin Boying Remolla. Aba, haligi ito ng ano niya, pinakamatibay ito, Department of Justice. Department of Labor and Employment, ang Bimbinedo Laguesma. Andyan si Arsenio Balisacan. Binamin joke ng mga kaibigan, nandyan pa rin, ha? Department of Finance. So, malaki talaga ang tiwala ni Pangulong BBM kay Benjamin Jokno, no? So, matitibay itong ano niya, matitibay itong kanyang kabinete. Di man ganun kabilis ang ating pagpili, ay mahalaga na masusi at mahusay ang pagkilatis. Mga kaibigan, ha, isa pa sa pinakamatibay at haligi ng ano niya, isa National Security Advisor, Clarita Carlos. Alam naman natin ito. And of course, ito, ha, legal advisor, Juan Ponce Enrile. Although, mayroong mga negatibong komento, no, pagkadating kay legal advisor. Kasi nga, sabi nga nila, yun doon sa usaping pang nakaraan, tatalakayin po natin yan sa susunod natin vlog. Pero dito po muna tayo. To agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture at least for now. Ito mga kaibigan, ito ang talagang umani ng batiko sa yung ano ba, kilosang mambubukid, ano ba yun, yung may sektor, di ba, na talagang binatikos na di umano ay anong alam ng isang Pangulong Bongbong Marcos sa paghawak ng Department of Agriculture? Alam niyo mga kaibigan, pangulo yan na 31 milyon yung mandato galing sa sasabihin walang alam. Aba, yung experience lang nun doon sa karanasan niya sa tatay niya. Alam niyo magandang pagkakataon na siya mismo ang tumutok. Bakit? Ito yung pangunahing pangangailangan ng taong bayan, yung satyan mismo. Sabi pa nga ng ilan ng mga kapitbahay natin, may mga kasabihan na kapag pinuno mo ang tiyan ng iyong mga mamamayan, magiging masaya sila. Walang reklamo. Yun yung ano natin. By the way, mga kaibigan, mayroon akong vlog, no, patungkol po doon sa usapin ng pagiging paghawak niya sa agriculture. Sana po ay puntahan na lang po natin. Alright, ituloy natin. And at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. Eh, ito mga kaibigan, no? Nakikita nyo yung senaryong ito. Alam nyo the reason why na medyo ang daming bumabati ko sa kanila. Kasi dito lang sa senaryong ito, alam nyo mga kaibigan, Sandro, ano ang future niyan? Malaking future din yan pagkadating ng panahon. Isa din yan, nako, yung mga may ambisyon dyan. Tingin ko, magiging balakid at hadlang sa kanila. Itong si Sir Sandro, maniwala ko kayo. Magiging pangulo din ito ng ating bansa.
lang ako kundi ang pamilya ko ay nasa gitna rin ng pag-transition. Ang aking may bahay na si Lisa ay nakakalungkot man, naawa nga ako sa kanya, ay kinailangan niyang iwanan muna ang kanyang kasama sa kanyang tinayo na law firm. Ito mga kaibigan din yung ano, no? Kumbaga kung may transition tayo sa pamahalaan between Pangulong Duterte and Pangulong Bongbong Marcos, siyempre, yung adjustment period na, yung adjustment ng kanilang pamilya, yung paghahanda ng kanilang pamilya, kasi hindi ka na ngayon okay lang yung naging senador ka, walang problema, pero ngayon, naging leader ka ng ibang bansa, nako. Although alam naman natin na meron na silang karanasan dahil sa kanyang tatay, no, pero iba ito kasi kumbaga ikaw na ito ngayon Ikaw na mismo ngayon, Pangulong Bongbong Marcos. Malungkot dahil ito'y talagang alam ko, nakita ko, pinaghirapan niya. Talagang binuhos niya ang kanyang sipag dito, ang kanyang galing dito. From nothing, nagkaroon ng isang magandang law firm. Ngunit wala tayong magagawa dahil siya ay magiging first lady, ay kailangan niyang bitawan ang kanyang interest doon. Yun ang isa sa punto na kapag siyempre naging pangulo ka na, yung parang ang responsibilidad ng pangulo, ganun din ang responsibilidad ng first lady. Kasi susuporta ka sa mga programa, may mga alam ko may mga programa din ng mga first lady na inilulunsad, no, in support para sa kanyang asawa. Pero alam niyo mga kaibigan, ang isa po sa nasa isipan ko na ikinakatakot ko, kasi po alam niyo ho, itong pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, sasalubungin ito ng samot-saring problema. Number one, ang kanyang mga kritiko. Pangalawa, itong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Alam niyo kung bakit mga kaibigan nasabi ko? Kasi kapag tumataas ang presyo ng langis, tumatama ito sa lahat ng mga commodities. Ibig sabihin, yung lahat ng mga bilihin, tumataas. Okay. Although mayroon na siyang mga programang ipinasok, ano, yung bang immediate action niya patungo sa mga sina, 'di ba, yung mga transport group makakatanggap ng ayuda. Yun yung unang binigyan niya ng pansin. Pero ang nakakatakot dito, kaya na sinasabi natin mga kaibigan, kailangan natin ng matibay na panalangin, kasi itong problemang ito ng ating bansa, napakabigat ito. Sana ho, hindi sakyan naman ng mga kritiko para lalong pasamain, guluhin ang pamahalaang Bongbong Marcos. Sana ho mga kaibigan, ipagdasal natin. Nananawagan ako sa lahat, lalo-lalo na po sa lahat ng mga sa kritiko, kung mahal po ninyo ang ating bansa. Sana po, yung mga supporters, yung inyong mga supporters ay bigyan nyo ng advice. Sana this time magtulong-tulong muna tayo. Pagtulong-tulungan natin. Alam nyo ho mga kaibigan, ang ikinakatakot natin dito, yung tuloy-tuloy ng pagtaas ng presyo, ng bilihan, natural. Di naman sa isang iglap mareresolba yan. Baka sabihin nila, umupo lang si Bongbong Marcos, pinataas ang mga bilihan, binawi agad yung mga gastos inilabas nung panahon ng halalan. O diba? Alam niyo naman mga kaibigan, madaling balikin. Kaya sabi ko, yung pong 31 million na mga tao, sana maging matibay tayo sa pagdadasal, maging mapagmatsyak tayo. At this time, ipagdasal natin ang ating Pangulo na sana tumibay siya. Maging matibay siya at malagpasan niya ang lahat ng mga hamon at pagsubok ng mga darating. Mga kaibigan, kung kayo po ay may komento patungkol po sa transition period nito at kung excited ka na, 31 million, kasama ka doon, comment down below mga kapatid. Importante, mahalaga po na mailabas din po ang iyong saluobin. Iparating po natin, mababasa po ito ng ating Pangulo. At I'm very sure po, ang inyo pong mga sasabihin ay siyang magpapatibay at magpapataban ng kanyang puso upang mas higit siyang lumakas at mas higit pa siyang maging determinado. Again mga kaibigan, ako po si Taong Gala.
And Miguel, I'm shout out po sa lahat ng ating mga kasama dyan. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi medyo mahaba na po itong ating reaction. At nabigyan, na-excite lang po ako mga kaibigan. Na-excite lang po ako sa mga mangyayari. At yung isa ka nga po sa mga na-excite sa mga sa darating na inaugurasyon. At hindi ka pa nakapasubscribe, hingi lang po ako ng suporta. Malaking support mo po para sa channel na ito. Ang inyo pong pag-subscribe sa aking channel, ang inyo pong pag-like, at syempre pagbigay ng comment. Sa muli po, ako po si Taong Gala, mga kaibigan. At hinihiling ko po sa inyo, ipagdasal natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay po tayo. Maraming salamat, mga kaibigan. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.